Sigaw News Update. Magandang hapon mga Nova, si Hano. Ako po si Pia Sagat at narito na ang mga balitang aalingaungaw sa oras na ito. Bumaba sa 7.18% ang total crime value sa naitalang 28,235 kaso ng mga crime sa bansa. Base sa datos ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management Crime Research and Analysis Center, bumaba ang insidente ng krimen ng 364 mula Enero hanggang Agosto 2017. Bumagsak din ang 20,675 na katumbas ng 21.83% ang index crime value, kabilang ang carnapping, cutter rustling, murder, homicide, physical injury, theft, robbery, at rape. Ang pagbaba ng bilang ng mga krimen ay resulta umano ng mas pinaigting na kampanya ng kapulisan, kontadroga at kriminalidad. Sa paggunita ng World Teachers Day, nanawagan ng Alliance of Concerned Teacher ng Central Luzon sa pagtaas ng sahod para sa disente at maayos na pamumuhay ng kanilang pamilya. Base sa naging pahayag ni Romley Clemente sa Radyo Natin Gimba, ang matagal na kahilingan ng guro at kawani ay dapat ng pahinggan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa niya, ang okasyon na tulad ng World Teachers Day ay ang tanging araw kung saan malalaman kung talagang desidido ang Pangulo sa kanyang mga ipinangako na tataasan rin ang sweldo ng mga guro tulad ng mga pulis at sundalo na planong ipapatupad sa taong 2018. Sa pagtitipon ng mga guro sa Central Luzon, bitbit nila ang mga slogan na Support House Bill 56 o Salary Increase Now, 5,000 pesos Teaching Supplies Allowance at isabatas ang House Bill 474. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa TV48 para sa iba pang balita. Muli ako po si Pia Sagat. Magandang hapon. Manatiling updated sa mga balita, bisitahin ang aming website sa www.doublep.com at Facebook page ng Nueva Ecija TV.